Maraming salamat po, Mr. Speaker. Nakahanda po akong depensahan ng budget ng Department of Justice, Mr. Speaker. Right. Mr. Speaker, first to... Thank you, Mr. Speaker. May inquire if malinaw po ang dating ko dyan sa plenary. Please go ahead. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa ating sponsor. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang papayagan po ba ng ating kagalang-galang na sponsor na magtanong tayo ng ilang mga clarificatory questions sa budget ng DOJ? Malugod pong tinatanggap ng sponsor na ito, ng kinatawang ito mula sa lalawigan ng Bulacan, ang mga katanungan ng ating kaibigan na kanina lamang madaling araw ay aking kausap dito sa plenaryo, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Sige po, bilang palimpula po sa aking mga katanungan, noon pong budget briefing ng DOJ, ay niraise ko po yung isang issue doon sa na-upload na report sa website ng DOJ on the alleged, the supposed human rights situation ng ating bansa. At ang main issue ko lang po doon, main issue na niraise ko ay meron po kasing linya doon na sa tingin ng kinatawang ito ay disinformation. In particular, doon po sa sinasabi na ang membro ng Makabayan Black ay creation ng Communist Party of the Philippines. In particular, ang nakalagay po doon sa report na yon, in Congress, three resolutions were filed by known CPP-created party list, namely Bayan Muna, Anak Pawis, and Gabriela, and the Alliance of Concerned Teachers, calling for the abolition of EO 70. So, niraise ko po ito dahil tahasan pong itong kasinungalingan na walang katotohanan. Dahil po, in particular, ang Bayan Muna, naitatagpo ito sa isang konvensyon na ginawa ng iba't ibang mga individual at mga grupo noong 1999, and it is duly registered sa ating pong Commission on Election. So, ang unang katanungan ko po dyan, sinabi noon ng ating kalihim Gibara na hindi niya ito alam, at ito ay titingnan niya at investigahan, at atin pong hiningi doon na anggalin itong report na ito sa kanilang website. Pwede po bang malaman kung ano na ang ginawa ng ating kalihim tungkol po dito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Pag-iimbestiga po, Mr. Speaker, ng kagawaran ng katarungan ay lumabas po sa imbestigasyon na ito na ang kagawaran ng katarungan ay hindi po involved sa red tagging, bagkus ito pong mensahe na naitala sa Facebook page ng Department of Foreign Affairs. Kung iyon po ang binabanggit ng ating kaibigan mula sa party list Bayan Muna, ay isa lamang kahilingan na i-repost mula po sa Department of Foreign Affairs, Mr. Speaker. Salamat po, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Yun po ang inisyal na naging tugunan ng ating budget briefing. At kaya nga po tinanong ko, by the mere act of posting or uploading it sa website ng DOJ, while it has no participation, sabi nila, doon sa preparation, it is indirectly, if not directly, endorsing the content of that report, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, including the lies and misrepresentation na napaloob doon, as I mentioned earlier, even that particular statement about how we are created or how we became a party list group, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ayon po sa Secretary ng Departamento sa Kagawaran ng Katarungan, ay
masidhi pong pag-aaralan kung at ikukonsidera yung pagtatanggal po ng nasabing posting na pinag-uusapan po natin ngayon, nakatanungan ng ating minamahal na representante Carlos Sarate, Mr. Speaker. Well, thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, with that commitment, no, from the Secretary of Justice. Because indeed, no, napakilaki po ng papel ng Secretary of Justice. No, tahasan pong sinasabi doon na kami ay mga terorista. At ang Department of Justice po ay kabahagi ng Anti-Terrorism Council. If it is endorsing this kind of report that contains lies and misrepresentations, then it will put a cloud, no, or a doubt doon ho sa role ng Department of Justice. Now, on to my next question for interpellation, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. May I inquire, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, what is the role of the Office of the Solicitor General in the implementation of the Executive Order Number 17, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, which also creates the National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po kaparte, ang opisyal na kaparte ang Solicitor General sa nabanggit na committee ito, bagkos kung may mga katanungan po ang mga ahensya ay sumasangguni lamang sila sa opisina ng Solicitor General, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Kabahagi ba ng sinasabi ninyong pagsangguni ito na magkaroon sila ng active part, halimbawa sa pagsasampa ng kaso or pag-prosecute ng kaso laban sa mga kritiko ng pamahalaan o laban sa mga membro ng progressive organization, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, up to the extent of representing the private interest or private complaint of an individual, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Sir Speaker, wala pong sariling mandato ang Solgen upang tahasang habulin yung pong mga grupo o taong nabanggit ng ating minamahal na tagapagtanong, Congressman Sarate. Ngunit ito po ay ipinapadala naman sa Department of Justice, Mr. Speaker. Well, thank you for that answer, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Dahil ho nakatanggap kami ng report, no, ang kinatawang ito na napakaaktibo ng Office of the Solicitor General, for example, doon ho sa kasong isinampa ni Secretary Esperon laban ho sa mga miyembro ng Karapatan, Gabriela, at even RMP, no, ang mga madre, no, na sinampahan niya ng perjury charges. Napakaaktibo po ng OSD doon. Katunayan, there was one court appearance na nandun yung mga abogado ng OSG at kumuha pa nga sila ng certificate of appearance from the branch clerk of court, no? So, gusto po nating malinawan, ano ba ang mandato talaga ng OSG, no? Kasi kung babaybayin natin yung nakatalang mandato nila ayon sa batas, ay mukhang hindi na ito, no, kabahagi ng kanilang mandato, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. At it appears that the OSG is already being weaponized to run after critics of the administration, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, patuloy pong pag-aaralan ng Office of the Solicitor General ang mga bagay po na itinatanong ng ating minamahal na kasama, Carlos Sarate, at patuloy pong sinasabi ng Office of the Solicitor General na kailangan meron munang complainant na magpa-file nito, hindi tahasang hinahabol ng Office of the Solicitor General ang mga tao o grupo na pauna na pong nabanggit, Mr. Speaker. Well, salamat po at muli, dahil nasa kagawaran ito ng katarungan, ay gusto nating matingnan din ito, no, ng kalihim ng Department of Justice, no, dahil nasa isang payong nila itong ahensya ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Now, on to my related question, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Tinignan po natin yung budget rin, no, ng
Office of the Solicitor General itong para sa susunod na taon. Isa pong matingkad dito, ang entry o ang budget patungkol po sa confidential expenses, no? So ito na po yung pinopoint out natin na sana na nakaraang taon hanggang ngayon ay lumulobo yung confidential and intelligence funds, no? Hindi lang ng Office of the President, but not ng iba't ibang ahensya, no? At dito nga po sa Office of the Solicitor General, tayo ay nagtataka kung ito ay law office, ano po ang papel, no, na magkaroon sila ng confidential funds, no? Samantalang sa taong ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, ay wala namang confidential fund. Although in the past years, halimbawa in 2017, meron silang 20 million, 2018, 30 million, 2019, 10 million, 2020, wala po. Pero binalik uli yan sa 2021, 19.2 million. Kaya po, ito ang gusto nating malinawan. No? Saan ba ginagamit itong confidential expenses na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Anong klaseng paniniktik? At ano, the fact that sila ang abogado, no, ng pamahalaan at ang kanilang mga kliyente, of course, meron ng confidentiality dyan. Saan pa gagamitin itong confidential expenses na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Samantalang, paulit-ulit nating sinasabi, no, mula pa nung budget briefing hanggang ngayon, nasa plenary na tayo pinagdidibatihan ang buong 4.5 trillion budget for next year. Napakaraming ahensya po na nangangailangan ng dagdag na pondo. Lalo higit doon sa sinasabi nating COVID-19 interventions, no? Kulang na kulang ang mga pondo. Pero dito, 19 million is still 19 million, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. So pwede po bang mailinaw ito, ang kagalang-galang sponsor, Mr. Speaker? Tama-tama po, Mr. Speaker, at natanong ng ating minamahal na representante at kinatawan mula sa bayan muna. Yung katanungan po, Mr. Speaker, patungkol sa confidential expenses ng Office of the Solicitor General, Mr. Speaker. Sa katunayan po, isang kahilingan po ng Office of the Solicitor General na ang confidential fund po ng Office of the Solicitor General ay mailipat po sa capital outlay. Yung po nga nabanggit na mahigit 19 million, Mr. Speaker, ay hindi naman po nagamit at hindi rin po magagamit. At sabi nga po kinatawan mula sa Office of the Solicitor General na ang building po ng Solgen ay lumang-luma na at delikado na na mabasa yung mga papeles na nakapaloob doon sa building ng Office of the Solicitor General. Kaya po kung maaari ay ma-reallocate yung 19 million na confidential fund ng Office of the Solicitor General sa pagsasaayos ng opisina po ng Solgen, Mr. Speaker. Salamat po. Well, in the first place, ay bakit nila pinanukala na magkasamantalang sa kasalukuyang General Appropriations Act for 2020, ay wala naman, tinanggal na nga po natin yung confidential fund na yan dahil question yan noong mga nakaraang taon. No? And then again, they proposed it back for 2021. No? So yun in the first place ang unang katanungan. May problema pala yung mga building nila, ay bakit hindi nila inuna? No? Inuna nila itong confidential fund. Kung hindi pa ito nasilip, ay malamang mailulusot na naman ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? But if I may add, no? Kung kailangan man i-realign ito, ay mas tingin ng kinatawang ito, ay mas mahalagang i-realign ito doon pa rin sa ating tinatawag na pangangailangan sa ating COVID-19 interventions, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Kaya at the proper time, yun po ang ating gagawin. Ano? Dahil talagang malinaw na kalabisan ito, no? Ang paghihingi nila ng pondo para sa confidential expenses. Now, kadugtong pa rin dyan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, nakita ko rin dito sa kanilang budget, ang usapin naman ng traveling expenses, almost 24.5 million
inilaan nila for traveling expenses for next year. Eh, nasa pandemya ng COVID pa po tayo, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? Saan po ba sila magbabiyahe? Nagagastusan nila ng 24.5 million. Eh, halos karamihan ng mga konferensya ngayon ay via Zoom or virtual. Gagastos ba sila ng ganun kalaki, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? So pwede po bang maipaliwanag ito sa gitna muli ng sinasabi natin na napakatinding krisis na pinalala nitong pandemya ng COVID ay meron pang pundong ganito. 24 million para sa mga pagbiyahe ng mga opisyal ng Office of the Solicitor General, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Sir Speaker, isa rin po sa mga kahilingan ng Office of the Solicitor General na amyendahan yan pong travel expenses na yan from 30 million ay maging 5 million na lamang para sa training expenses po, Mr. Speaker. At yung natitira pong 25 million ay mailagay na rin sa capital outlay. Bunsod nga po nung nasabi kong lukalumaan na at nasisira na na opisina o building ng Office of the Solicitor General, Mr. Speaker. At iyan nga po ang kagandahan ng demokrasya sapagkat sa paglikha po ng budget ay nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isang mamamayan sa pamamagitan po ng ating mga partido at mga district representatives upang himayin ang budget. Dahil po mismo nga ang ahensya ay hindi po perpekto yung pagkakabigay po nito. Hindi naman po natin sinasabi na may bahid dito ng korupsyon, ngunit sa isang organisasyon po talaga, Mr. Speaker, nangyayari na hindi po talaga nagiging perpekto, lalong-lalo na ang pag-submit ng proposal ng ahensya papunta po sa Department of Budget Management ay hindi naman nagiging tumpak. Kagaya po nitong proposed budget ng Office of the Solicitor General na mula halos 1.3 billion, ang naibigay po sa kanila sa NEP ay 1.1 billion lamang. Kaya po hindi po nagkakaparehas madalas yung pong hinihiling at yung pong binibigay. At nagpapasalamat po ang representasyong ito sa ating kinatawan mula sa bayan muna sapagkat napag-aaralan po mabuti at natutulungan po ang Office of the Solicitor General upang po masunod yung mga kahilingan ng Office of the Solicitor General na ma-reallocate yung pong mga resources nito patungo po sa capital outlay, Mr. Speaker. Maraming salamat sa naging tugon ng ating kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Kaya po, muli, ating nire-raise yan. Dahil, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, hindi ho ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng bahid ng question dito sa mga travel expenses na ito. Maalala ko po sa mga unang taon ng kasalukuyang administrasyon na pinagbabawal nga ang biyahe ng biyahe ng mga opisyal ng pamahalaan. May mga opisyal na dahil sa biyahe nila ay tinanggal. Pero dito po, tuloy-tuloy yung pag-allocate natin ng milyon-milyon. And for example, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, in 2018, yung local and foreign travels ng COA were already flagged by, ng OSG, were already flagged by the Commission and Audit. While the OSG complied with the requirements as raised doon sa 2000 audit, but then again, it committed the same issues or problems or missteps in 2019. At ngayon, ito na namang nakita natin, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Now, nabanggit nyo kanina, i-realign sa capital outlay, but hindi lang ho yun ang malaki. Again, yung travel expenses na yan, almost 24.5 million, pero nandito rin po sa budget nila, iba po yung travel expenses, hindi po kasama ang training doon. No, meron din silang 23.8 million na trainings and scholarship expenses. Ano po ang nalalaman nito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? No, dahil malaki rin po ito, 23 million for trainings. And as I have said, sa panahon ng pandemya ngayon, at hindi naman ito matatapos sa kasalukuyang taon, tatawid ito sa susunod na taon, sabi ng mga experts, hindi pa natin alam kung hanggang kailan, ay bakit po napakalaki po nung ganong inilaan na pondo, no? If
the trainings being conducted now are done by virtual conferences, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kagaya po ng nauna ko nang nabanggit kanina, sana po sa patuloy na pag-ikot po ng mundo ay matutunan na po ng mga ahensya ng pamahalaan kung paano maayos na ma-allocate o ma-re-reallocate yung budget, Mr. Speaker. Sa opisina po ng Solicitor General, totoo po na marami sa kanilang mga hearing ay virtual hearing na. Ano po? Kaya nga po, ito po ang nagbunsod sa kahilingan, kagaya po ng nasabi ko kanina, para po ma-reallocate yung mga travel expenses, karamihan po sa mga travel expenses dahil meron pa rin naman pong minimal travel expenses na kakailanganin, ang Office of the Solicitor General, yung pong bulto po nito ay mailipat na sa capital outlay, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. So, at the proper time, I hope through the sponsor, no, being the Vice Chairman of the Committee on Appropriation, ay matingnan itong mga pondo na ito at dalhin sa dapat mga program, activities, and projects na para sa kagalingan, no, at kakahingian ng ating mga mamamayan ngayon, lalong-lalo na na nasa isang matinding krisis nga tayo, no, na pinalalapan itong pandemya ng COVID. No? Now, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, on to a different issue. Pwede po ba magkaroon tayo ng isang update mula po sa Presidential Commission on Good Government or PCGG, doon po sa mandato nila para habulin ang mga nakaw na yaman ng pamilyang Marcos at kanilang mga crony, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Ano na po ang status nito? No? Dahil noong mga nakaraang panahon, sinasabi na halos kalahati pa lang ng mga nakaw na yaman ang nababawi ng Presidential Commission on Good Government. At kung akin pong maalala, matindi po ang pagtutol ng PCGG nitong mga nakaraang panahon, no, nabuwagin sila, no, as proposed na rin ng Office of the Solicitor General, no, na i-integrate na lang sila sa OSG dahil sabi nila ay malaki pa rin ang kanilang papel, no, lalo't higit doon sa paghahabol natin sa mga nakaw na yaman na halos tatlong dekada na ang ating paghahabol na ito, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, ay mukhang nasa limbo pa rin, no? Walang katiyakan ang usaping ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa panahon pong ito, ang total value po ng pinaglalabanan pa o ang total value of assets under litigation ay kulang 100 bilyon, Mr. Speaker, o 99.6 billion pesos po, Mr. Speaker. At mayroon pa pong inaasikasong 88 cases ang PCGG, Mr. Speaker. Kasama na po nito ang mga Marcos Jewelry Collections, Mr. Speaker, na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Mangyari po ay hihingi tayo, no, ng dokumentong 'yan, ng update patungkol dito sa paghahabol natin doon sa mga nakaw na yaman or hidden wealth, no, ng mga pamilyang Marcos, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Well, ang next ko pong related na katanungan dyan, ano po ba ang maging komentaryo ng kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker, doon po sa perception, no, na hindi siniseryoso na ng pamahalaan ang paghabol dito sa mga nakaw na yaman. No? Dahil nga itong mga nakaraan ay sunod-sunod po ang naging pagkatalo ng pamahalaan, no, sa mga usapin ng kaso laban sa mga pamilyang Marcos, no, at sa kanilang mga cronies, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa kadahilanan po na hindi po tumitigil ang PCGG,
sa paghabol sa 88 natitirang kaso under litigation, Mr. Speaker, at sa patuloy na paghabol po ng allegedly 100 billion pesos o kulang 100 bilyong piso na hinahabol na yaman mula po sa pamilyang Marcos, masasabi po natin, Mr. Speaker, na totoo ang hangarin ng PCJG, bagamat nais po ng bawat isa na pabilisin ang prosesong ito para po maging patas sa taong bayan, gayon din po sa pamilyang Marcos. Kaya ko po nasabing patas, Mr. Speaker, sapagkat karapatan rin naman ng pamilyang Marcos na malinis yung kanilang pangalan, sakali na hindi naman totoo na itong mga bagay na ito ay kanilang ninakaw. At sakali naman, Mr. Speaker, na mapatunayan na ito ay parte ng ill-gotten wealth, sana naman po ay ma-distribute kagad o madala kagad o maibigay kagad sa gobyerno upang ang kulang 100 bilyong piso po na hinahabol na yaman ay magamit ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga programang pangmahirap upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan, Mr. Speaker. Salamat po, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Tama po, tayo rin po ay kaisa doon nga po sa panawagan na pabilisin na ito. Dahil, gaya po na nabanggit ko, 3 dekada na po ano, ang lumipas at hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nabawi no, yung mga sinasabing nakaw na yaman or ill-gotten wealth no, ng pamilyang Marcos at ng kanyang mga cronies. No. Kaya nga po umabot sa punto na may kumakalat na mga revisionist narratives no, na walang ginawang kasalanan ang diktador na si Marcos at ang pamilya niya at ang kanyang mga crony no, na walang nakaw na yaman, na walang human rights violation sa panahon ng diktadura no, na hindi ho totoo yan, dahil tayo mismo sa Kongreso at sa ilang mga desisyon ng Korte Suprema ay it was already affirmed no, that there were human rights violations, there were ill-gotten wealth, there are still ill-gotten wealth that has to be recovered no. At tayo po sa Kongreso nagpasa tayo ng isang batas no, yung Marcos Victims Compensation Law no, na na ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng diktadura ay makatanggap ng compensation no, at ang compensation na ito ay nagmumula nga doon sa nabawing mga nakaw na yaman na Mr. Sponsor, Mr. Speaker no. So salamat po at kaisa natin ng kagalang-galang na sponsor no, sa panawagan na pabilisin ito. Tama po, kailangan dumaan ito sa due process. But what is happening now no, na dahil napakatagal na ay there is already a violation of due process no, not only for the government but for the people but even for and also even for the victims of human rights violations, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, sa panahon ng diktadurang Marcos. Now huling katanungan ko na lang po para sa puntong ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, nabanggit nyo kanina meron pang 100 billion no na dapat bawiin. Ang gusto kong itanong sa kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker, kapag nabawi ba ang 100 billion na ito ay sumasang-ayon ang kagalang-galang na sponsor na gamitin din ito halimbawa doon pa sa compensation no ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao na hindi pa rin nakatanggap ng compensation, gamitin ito sa programa halimbawa sa reformang agraryo at iba pang mga programang direktang nakakatulong doon sa ating mga mahihirap na mamamayan na lalo pang naghihirap dahil sa matinding krisis ngayon na pinalala ng pandemya ng COVID, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Sumasang-ayon po, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. With that, I am terminating my interpellation, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa representasyong ito para makapaglinaw sa budget po ng Department of Justice at sa mga attached agencies. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.